Karamihan sa atin ay gusto magkaroon ng mabilis at stable na internet connection. Pero bakit nga ba may ilan sa atin ang mabilis ang internet samantala yung sayo mabagal? Naitanong mo na ba sa sarili mo kung bakit mas mabilis ang internet connection minsan ng iba mong kabarkada kesa sayo? O minsan, mabilis naman yung internet mo kesa naman sa kanila? Yung tipong magkaparehas naman kayo ng cellphone at magkaparehas naman kayo ng network, mapag-globe man yan o smart, ay sadyang magkaiba talaga ang internet speed ninyo. Sa videong ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang ilan sa mga dahilan para mas malaman nyo at magka-idea kayo kung bakit nga ba merong mabagal at mabilis na internet connection sa isang lugar kahit pa na magkaparehas ang device at network na gamit ninyo. Pero bago ang lahat, pasintabi po muna sa mga naglalaki ang telco natin dyan. Dapat kasi kayo mismo ang nagpapaliwanag nito sa mga customers ninyo at hindi po ang isang tulad ko. Dahil alam ko na mas paniniwalaan nila ang explanation ninyo kesa naman sa akin. Bilang mga customer, deserve po namin ang maayos na serbisyo at mabilis na internet connection para naman ma-enjoy namin ito. Nagbabayad naman kami ng tama sa mga services na ino-offer nyo at isa pa mahirap lang kami at pinagpapaguran namin ang pera na pinangluload at ibinabayad sa mga internet plan ninyo. Sayang naman kasi yung ginagastos namin tapos hindi naman namin ma-enjoy ang services ninyo, diba? Pero hayaan na lang siguro natin kung hindi man nila ito nagawang maipaliwanag dahil para sa mga taong handang makinig at naniniwala sa akin, para sa inyo po ang video na to. Ang isa sa madalas na rason kung bakit naaapektuhan ang bilis ng ating internet connection ay ang waves at interference na dulot ng mga puno, pader, bahay at iba pang mga bagay na nakakahadlang sa direktang connection natin sa ating mga internet satellite. Pero alam mo ba na sa panahon natin ngayon, ang pinaka-major na dahilan kung bakit nga ba bumabagal ang internet connection ay dahil sa congested network. Para mas madali mong maintindihan, nagkakaroon ng sinasabing congested network sa isang lugar o cell site kapag masyado ng maraming internet users ang kasalukuyang nakakonect sa isang network frequency at masyadong malaki na ang requested data or bandwidth na mga internet users kesa sa allocated bandwidth na kayang i-provide sa atin ng satellite na kung saan tayo nakakonect. Halimbawa na lamang sa isang lugar na merong LTE network, posibleng magkaroon ng mga frequencies tulad ng 1,800 MHz, 2,100 MHz, 2,300 MHz, at 2,500 MHz. Sa bawat network frequency na yan, ay posibleng may iba't ibang allocated na internet speed at magkakaibang bilang ng dami ng internet users kaya tayo nagkakaroon ng mabagal at mabilis na internet connection. Kaya maswerte ka kung yung device o cellphone na gamit mo ay nakakonect sa non-congested frequency at may mas mataas na bandwidth allocation. Kaya kahit pa na magkaparehas ang device na gamit ninyo, parehas na network, at kahit pa na magkaparehas ng location kayo nakatayo, ay sadyang meron talagang makakaranas ng mabagal at mabilis na internet. Siya nga pala, kung interesado ka kung paano malalaman ang mga available network frequency at kung paano i-compute ang bawat speed nito para malaman mo kung aling frequency ang may pinakamabilis dyan sa lugar ninyo, gamit lamang ang iyong Android phone, ay mag-subscribe ka na ngayon sa ating channel at malay mo, i-reveal ko pa unti-unti ang aking lalalaman tungkol dito. Hanggang sa susunod ulit nating video upload mga katropa, bye-bye yo!